sustain. Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon sa kanyang sustaining grace, lalong-lalo na sa gawain dito sa Bella Vista. And it has been in existence for ilang taon na ba tayo? 3 years. Mag-3 years. Slowly but steadily. And it is really our prayer na, anong tawag nito? Ma-establish ang gawain dito sa Bella Vista. And God will save souls from this place. But then, there are also some practical considerations na kailangan nating tatahakin, like acquiring a property na medyo mas lantad or mas nasa ano front ng ano ng ating subdivision, yung madaling tuntunan, kasi mahirap po talaga dito sa ano sa residential na area. So tayo po ay manalangin na ipagkaloob ng Panginoon yan sa atin, and maka-forward talaga ang gawain dito sa Bella Vista. But anyway, ang ating review on the distinctives of our church, ang Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite, na binuo ng Panginoon sa bayan ng Dasmariñas. And nire-review po natin ito dahil ito ang magiging gabay din ng ating mga oversighted ministries sa Davao, sa Iligan, and Cebu. And we pray na mangusap ang Panginoon sa pamamagitan nito, and we believe na hindi lang naman po ang church natin ang nag-i-embrace ng ganitong distinctive, kundi lahat po ng mga evangelical churches na seryoso sa pagsunod sa ating Panginoon. So far, na pag-aralan po natin ang unang distinctive, ang Christ-centered. Pangalawa is sound doctrine. Pangatlo is biblical worship. Pangapat is expository preaching. And panglima, ito po yung tinatalakay natin, pangatlong linggo na po ngayon, ang personal holiness. So, nag-umpisa po tayo by giving a definition of personal holiness. And then, tiningnan po natin ang kahalagahan ng personal holiness. Hindi tayo naliligtas sa ating holiness, pero ang holiness is the inevitable evidence or fruit of conversion. We are not saved by our holiness, but we are saved to be holy. And therefore, without holiness, no one will see the Lord. Yun ang malinaw na tinatalakay ng salita ng Panginoon. Mahalaga din ang kabanalan sapagkat ipinag-uutos ito ng ating Diyos. Be holy, for I, the Lord your God, am holy. Mahalaga ang kabanalan din sapagkat ito po ang ating testimony, patutuo po sa mga tao dito sa mundo. Ito ang palatandaan na tayo ay tunay na nakay Kristo. And mahalaga po ang ating personal holiness sapagkat ito po ay isang napaka-powerful testimony sa mga hindi pa mananampalataya. Our works verify our words, and our works beautify our words. So, yun po ang ating tinalakay for these past 2 weeks. Ngayon, talakayin po natin papaano po tayong lumago sa kabanalan. Papaano po tayong lumago sa ating kabanalan? Remember, ang paglago, yun ang indication that there is life. Ang paglago. Kasi kung wala talagang life, ay kahit alagaan mo pa, mo pa siya, or diligan mo, or lagyan mo ng pataba, hindi talaga yan lalago. Mabubulok lang yan sapagkat walang life. I'm talking about kabilya or bamboo stick. Pero kung buhay na malunggay na branch, itatanim mo dahil meron siyang life, eh talagang lalago siya kahit yung lupa ay hindi masyadong mayaman sa nutrient. And growth is an indication of life. So, ngayong gabi, ay talakayin natin paano po tayo lumago sa kabanalan. This should be our aim, to grow in personal holiness. Well, unang-una, kinakailangang hanapin natin ang mga bagay na makalangit. Kung ang ating buhay dito sa mundo ay consumed lang para sa mga earthly things, material things,
yun ang ating atupagin, ang ating kaluluwa po ay ma-overshadow, matatakpan. Kaya nakakalungkot po na marami pong mga professing Christians na lumalabas ng kanilang greater priority, ang kanilang bahay at lupa, kotse, kaysa sa kanilang kaluluwa. It is really tragic and it is really sad na matunghayan yan sa isang Christian, sa isang professing Christian. And nakakalungkot din po na makita natin ang mga Christian families na tinitrain nila ang kanilang kabataan sa ang kanilang mga anak sa worldly emphasis. Mas nag-i-emphasize sila sa latest fashion or latest trend kaysa sa hanapin ang ating Panginoon at i-reflect ang kagandahan ng ating Panginoon at i-reflect din po ang tunay na kagandahan, which is modesty. Being chaste and being modest. And over, mga kapatid, mga kaibigan, ang banal na kasulatan ay nagbibigay utos sa atin na unahin po natin ang kaharian ng Diyos. Unahin natin ang mga bagay na makalangit. Kailangan ang ating isipan ay ituon po natin sa mga pangako na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. At itong mga pangako ng Diyos, yun po ang mag-i-impact sa ating pamumuhay dito sa mundo. For example, 1 John chapter 2, 1 John chapter 3, verse 2 to 3. We will read this passage and then we will pray and asking sa biyaya po ng ating Panginoon. 1 John chapter 3, verse 2 to 3. Sabi po dito, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo ay magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikita bilang siya, at sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kaniyang sarili gaya naman niyang malinis. So ang ating kaalaman patungkol sa pangako ng Diyos kung ano ang magiging tayo sa pagbalik ng ating Panginoon, that we will be like Him. So ang lahat ng ganitong merong pag-asa or merong ganitong pag-asa ay naglilinis sa kanyang sarili. Our knowledge of God's promise will really impact how we live at present. So yun po ang ating introduction, no? At tayo po ay manalangin muna at hilingin po natin ang tulong ng ating Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito sa aming pagpapatuloy patungkol sa paglago sa kabanalan. Naway mangusap kayo sa amin, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan nyo rin ang inyong lingkod sa paglalahad ng inyong salita. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dapat po nating hanapin ang mga bagay na makalangit. Hanapin natin ang makabagay na makalangit, ang mga bagay na makalangit. I-prioritize po natin ang ating kaluluwa. Nagkakalungkot, meron pong isang identified member. Binisita po ng pastor at ng isang kapatiran sa iglesia. Natapos na lang yung fellowship nila. Ang kanilang pinag-uusapan, pagkain, tinapay, literal na food. Natapos na lang. So yun talaga yung interest ng taong yun. Yun ang nag-i-sparkle yung kanyang mata sa pag-discuss about food and drink and restaurants. Diba? Natapos, in-observe lang siya ng pastor. Pero sa bandang dulo ay talagang nilid din ng pastor ang conversation sa salita ng Diyos. Pero upon observation, kumbaga from start to finish, wala nang ibang pinag-uusapan patungkol sa kaniyang buhay, kundi ang pagkain, tinapay, restaurant na masarap ang luto. So nakakalungkot po, that's not Christian fellowship. Ang Christian fellowship po is immersed by the Word of God. 2 Peter chapter 3 verse 10 to 11. So kung yun po ang nag-o-occupy sa ating puso at isipan at ang salita ng Panginoon ay absent talaga, paano tayo lumago sa kabanalan? Di ba? 2 Peter chapter 3 verse 10 and 11, ito yung babala mula sa salita ng Diyos. Ang sabi po dito, ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw at ang kalangitan ay maglalaho kasabay nang malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito,
Anong uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos? Diba? Ang ating karunungan at kaalaman sa mga bagay na darating ang siyang mag-uudyok sa atin na maging maingat sa ating pamumuhay sa kasalukuyan. Nakuha po natin? So that is the first point. Paano po tayo lumago sa kabanalan? Hahanapin natin ang mga bagay na nasa itaas. Ibig sabihin, hahanapin natin ang mga bagay na makalangit. Pakakainin po natin ang ating kaluluwa. Hindi dapat ma-overshadow, mas matakpan ang concern natin sa ating kaluluwa, ang malasakit natin sa ating kaluluwa sa mga bagay na makamundo. Kahit yung mga bagay na hindi naman makasalanan sa kanilang sarili, katulad ng pagkain, restaurant, hindi naman yun makasalanan. But if all of those things occupy most of your mind, most of your meditation, most of your pondering, there's really a big question. Because from time to time, kinakailangan ang ating mga mata ay nakatuon sa ating Panginoon. Moment by moment, conscious po tayo sa ating Diyos, sa ating buhay, anuman ang ginagawa natin. Pangalawa, kailangan ibigay natin ang ating sarili sa labor. Ano po sa Tagalog ang labor? Pakikibaka, pagsisikap na masupil ang kasalanan sa ating kaluluwa. Ang tawag po niyan ay mortification. Pagtuunan po natin ng pansin ang mortification. Ang ibig sabihin nito is, patayin po natin ang pita ng laman na nakikipagyera laban sa ating kaluluwa. Kinakailangang magiging master po, mamaster po natin ang ating laman. Hindi ang laman ang magmamaster sa atin, kundi tayo po ang mayroong control sa ating laman. Hindi yung kung ano ang dikta ng laman, yun ang ating sinusunod. So, nagiging master ang laman. Ang tayo na mga mananampalataya, ang laman ang susunod sa atin. We should gain mastery over the flesh. 1 Corinthians chapter 9, verse 25. 1 Corinto kapitulo 9, versikulo 25. Ang sabi po dito, ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira, ngunit tayo'y walang pagkasira. So, inihahalin tulad ang ating Christian life sa isang manlalaro. Di ba? Nakikipaglaban sa palaro. Ano ba ang atleta? Ano ba ang disiplina ng atleta? Eh, talagang dinidisiplina nila ang kanilang sarili. Hindi sila kumakain ng mga fatty food. Talagang nagja-jogging sila. They discipline their bodies. Hindi sila nagtatamad. Nag-e-exercise every day. Meron pong discipline. At siguro sa trainings, kung sila ay tinatamad, ay talagang kailangang supilin ang katamaran sapagkat ang kanilang aim ay magwagi sa palaro, sa labanan. E ganun din, 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Ang sabi dito, ngunit sinusupil ko ang aking katawan. So you see how Paul has gained mastery over his flesh? Sinusupil daw niya ang kanyang katawan. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Yun po ang ating aatupagin dito sa mundo. Susupilin po ang laman. Susupilin ang ating katawan. At gagawin itong alipin. Imbis na tayo ang magiging alipin ng ating katawan. Sapagkat ang ating katawan naman ay salungat yan palagi sa disciplines of the Christian life. For example, yung gising ka ng madaling araw at magbubulay-bulay sa salita ng Diyos, unahin ang salita ng Diyos, ang katawan ay opposed dyan. Ang katawan ay nagtatamad. Ang katawan ay inaantok. Sabi ni Apostle Paul, sinusupil daw niya ang kanyang katawan. Ginagawa niyang alipin ang kanyang katawan para sa ating Panginoong Hesukristo. Our greatest enemy is inward. Hindi po ang nasa labas ang ating greatest enemy. May isang kabataan na palaging naiinis sa mga lessons na naririnig niya sa school na salungat sa Christian life. Enemy din natin yan. But our greatest
enemy is ourselves. Nasa loob po ang ating greatest enemy. Yung pagrereklamo, yung mga katamaran, yun ang ating greatest enemy, ang ating katawan. Kaya kailangan po natin itong supilin. 1 Peter chapter 2, verse 11. We must wage warfare against our own flesh. Yung mga sumasalungat sa ebanghelyo ng mga teachers, mga classmates, ipag-pray natin sila. But our greatest enemy is in ourselves. Kung paano natin i-handle yung mga pagrereklamo, yung mga katamaran, yung mga pagtingin sa mga negatibong bagay imbis na magtiwala sa ating Panginoon. 1 Peter chapter 2 verse 11. Mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ikuha po natin, ang laman pala ay nakikipaglaban sa kaluluwa. Do not consider your flesh as a friend of your soul. Your flesh, most of the time, is an enemy of your soul. I am talking even about our physical body. Our physical body, many times, ay nagiging kaaway ng ating kaluluwa. Sapagkat ang ating physical body, katulad ng inaantok tayo, katamaran, mas gusto pa natin na mag-scroll sa Facebook kaysa buksan ang Biblia at pagbulay-bulayan ito, di ba? Our flesh is an enemy of our soul. Nakikipaglaban yan sa kaluluwa. Now, hindi po sa lahat ng pagkakataon. Because we use our feet to go to Bible studies. We use our feet and our mouth upang i-proclaim ang salita ng Diyos. And that is what it means na gagawin nating alipin ang ating laman alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo. 1 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. 1 Timothy chapter 4 verse 7 hanggang sa 8. Ang sabi po dito, subalit tanggihan mo ang masasama at mga walang kabuluhang katha. Sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan. So ang kabanalan pala ay nasasanay. Disciplines of the Christian life. Sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang, subalit ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Ano pa? Papaano tayo lumago sa kabanalan? Pangatlo, ang ating isipan. Remember, the primary battlefield is in the mind. Ang ating isipan ay dapat punuin natin ng mga bagay na makakapagpabanal sa atin. Kinakailangan ang ating isipan ay i-monitor po natin kung ano po ang nakakapasok diyan. And that demands spiritual wisdom. Na iisipin mo talaga, if I will do this, mafi-feed ba ang aking mind with things that are contrary to God? If I do this, kung sasama ako sa field trip, will I fill my mind with things that are above? So, kayo lang po ang nakakasagot niyan. That demands spiritual wisdom, the ability to discern good things and to discern when we are seeking good things. Ang ating goal ay mag-provide po ng mga means upang mapuno ang ating isipan ng mabubuting bagay. Now, my discipline is this. Dahil nagda-drive po tayo araw-araw, sayang naman po yung 40 minutes na dinadrive natin from house to school na kung ano-ano na lang pumapasok sa ating isipan. And that is why naglalagay talaga ako ng headset sa aking tenga upang makinig ng sermon or online Bible. Enough na marinig ko ang boses and enough na ma-monitor ko pa rin ang ingay sa surrounding para hindi po tayo madisgrasya. So, the point is, sayang po ang 40 minutes. Kasi kung wala talagang pumapasok na ibang bagay, baka ibang bagay ang makakapasok dyan. And that is really my discipline. And it really contributes so many things sa paglago ng ating spiritual life. Tayo ay nakikinig ng sermon, audio sermon, natuturuan tayo, nadidisciple din tayo mga kapatid, mga kaibigan. Katulad ng Sabbath. Eh, talagang excited tayo sa Sabbath kasi marketplace for the soul yan. Diba, palagi nating sinasabi na ang Sabbath ay marketplace for the soul. Maririnig natin ang turo sa Sunday school, sa scripture reading,
at talagang para tayong namamalengke ng mga mabubuting bagay para sa ating kaluluwa. Ang Sabbath ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mastakan ng pagkain ang refrigerator ng ating kaluluwa para sa buong linggo. Now, marami pong mga pumupunta sa church na pag-alis nila sa church, walang laman. Hindi sila nakapamalengke. Iba ang nangyari doon sa loob ng church. Pero ang mga tunay na anak ng Diyos ay talagang huwag tayong pumayag na umuwi tayo mula sa Sabbath nang hindi po tayo nakasumpong ng mga pagpapala sa ating kaluluwa. At kung tayo ay nagiging spiritually weak, anong nangyayari kapag tayo ay mahina spiritually? Wala tayong gana sa mga spiritual na bagay. Katulad ng ating katawan, di ba kung may sakit tayo, nanghihina tayo physically, may gana ba tayong kumain? Wala. So kailangan talagang udyukan, kailangan pilitin pa nga, kumain ka, kahit walang gana, kumain ka. Kasi mas lalo kang magkakasakit. Di ba sinasabi natin sa ating anak, walang ganang kumain, kumain ka pa rin, kahit paunti-unti. Ganon din sa ating spiritual life. Because if our spiritual life is sick, kung talagang ang ating kaluluwa ay naghihikahos, ang ating appetite for spiritual things ay ma-affected. Ang preaching po ay boring. Di ba? Ang worship ay dull. Ang Bible study ay empty. Yun po ang nakakatakot kung hindi ka na nagugutom sa salita ng Diyos. Hindi ka na nauuhaw sa salita ng Diyos. Yun po ang nakakatakot. Well, kung yun ang karanasan mo, ano ba ang gagawin mo? Ano ba ang gagawin ng isang tao kung wala nang ganang kumain? Kailangan pa rin niyang kumain. Usually, ang taong may sakit, kontento na siya na walang pagkain kasi wala siyang ganang kumain, pero kailangan talagang pilitin ang kanyang sarili na kumain. Kung nakikita natin ang ating kapatid na walang spiritual appetite, kinakailangan i-encourage natin siya to press forward upang magkaroon ng spiritual nourishment. At kung napapansin mo sa sarili mo na hindi kondisyon ang kaluluwa mo at wala ka ng gana para sa kanyang salita, you must gird up your mind. You must eat. You must listen to sermon. You must listen to Christian songs. You must read your Bible. 1 Peter chapter 1, verse 13 and 16. 1 Peter chapter 1, verse 13 and 16. Ang sabi po dito, 13 hanggang sa 16. Kaya't ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip. Gird up your minds. Nasupili ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesucristo tulad ng sa masunuring mga anak. Huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. So kung nakikita mo na nanlalamig ka at yung alab ng puso mo na nararamdaman mo noong una ay nawala na, ay, ano ba ang utos ng Panginoon sa Iglesia doon sa Efeso? Ang utos ng Panginoon sa Iglesia sa Efeso ay tatlong R. Remember, repent, return. Remember, repent, return. Revelations chapter 2, verse 5. Ano ang sabi ng Panginoon? Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Remember, magsisi ka, repent, at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una, return. Diba? Remember, repent, return. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito malibang magsisi ka. So, ang kabanalan ay nagdi-demand na isa lang po ang ating isipan sa Diyos. We should have one mind with God. We should be of one mind with God. Ang kasalanan para sa Diyos, ituring din nating kasalanan. Ang kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos, kasusuklaman din natin. That is what holiness is all about, being of one mind with God. Only then will we love the things He loves and hate the things that He hates. So paano po natin i-conclude ang ating pag-aaral patungkol sa personal holiness? Ang mga mananampalataya ay kailangan po tayong manatili at manahan sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo.
At hanapin po natin ang kabanalan ni Kristo sa lahat ng bagay. Sa madaling sabi, ang ating buhay ay dapat Christ-centered. Kasi kung Christ-centered ang ating buhay, tayo ay magiging banal. Si Jesus po ang ating motivation para sa kabanalan. Si Jesus po ang ating greatest pursuit. Sana ay ma-kindle or mapaigting, masindihan ang ating pag-ibig para sa ating Panginoon. At manawaan din natin ang kanyang pag-ibig sa atin. Ano bang ibig sabihin ng iniibig natin si Jesus? To love Jesus is to desire to think about Him and talk with Him. Diba? If you love Jesus, you desire to think about Him and to talk with Him. Kung iniibig mo ang Panginoon, nagagalak kang mapakinggan siya. Or you will hear when somebody is talking about Him. Meron din akong family. Matagal nang umaattend sa Christian church. Talagang yung pamilya nila mahilig talagang kumain. Talagang palakain talaga. Hindi lang buong angkan na nakasama po natin sila sa isang papuntang funeral service sa loob ng sasakyan. Pagkain pa rin puro ang pinag-uusapan. Wala na talagang ibang topic. Hindi salita ng Diyos ang topic pagkain. It's really about food and clothing. Food, food, food. They love their belly. They love their stomach. Nakuha po natin. So to love Jesus is to delight to hear about Him. Kung iniibig natin ang ating Panginoon, nagagalak tayo na magbasa patungkol sa Kanya. Magbasa ng mga Christian books, magbasa ng Bible, most of all. At kung iniibig natin si Jesus, nagagalak tayo na gawin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. At kung iniibig natin ang ating Panginoong Jesus, kung nilalapastangan ng mga tao ang karangalan ng Diyos, tayo din ay affected. Tayo din ay mayroong righteous indignation. Kung iniibig natin ang ating Panginoon, ay hinahangad natin na makasama natin siya palagi. And we must give ourselves to loving Jesus more by getting to know Him more. Ito yung mga bagay na dapat i-encourage natin ang isa't isa. Encourage natin ang isa't isa. Naiisipin natin palagi si Jesus. At pag-usapan natin palagi ang ating Panginoon. At pakinggan natin siya palagi. Magbasa tayo palagi patungkol sa Kanya. Mula sa Kanyang salita at mga Christian books. Nagawin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Galatians chapter 6 verse 1 and 2. Ito yung i-encourage natin sa ating mga kapatiran na gagawin palagi. Sabi dito, mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual ay dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Tingnan ang inyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. Dalhin ninyo ang mga pasani ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Ang ating iglesia ay magiging mas banal or magiging banal ang ating iglesia kung ang bawat miyembro ay banal. Remember, tayo po ay isang katawan. Kung ang isang parte ay may sakit, the whole body is affected. And that is why church discipline is really heavy. Church discipline is really weighty sa ating pakiramdam. Mabigat, we must strive to press one another towards greater and greater holiness. Hebrews chapter 10, verse 24 and 25. Ang sabi po dito, at ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. So sana ay lumago tayo sa kabanalan. At sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo, huwag kayong mag-isip na parang mabuti kayong tao. Hindi kayo mabuti. No one is righteous. No, not even one. For all have sinned and fall short of the glory of God. Huwag kayong magbilang ng kabutihan kasi ang Biblia nagsasabi, isang kasalanan lang ang kinakailangan. Impyerno na ang bagsak mo. James chapter 2, verse 10 yun. Hindi nangangailangan ng maraming kasalanan para ikaw ay itapon sa dagat-dagat ng apoy. Isang kasalanan lang because God's demand is perfection. You cannot achieve perfection on this earth. Magkasalanan ka, ang Diyos ay banal. Papaano ka magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos? Hindi sa pamamagitan ng kabanalan mo, kundi sa pamamagitan ng kabanalan ni Kristo.
na idadamit sa iyo kung ikaw ay magsisi sa kasalanan mo at manampalataya kay Kristo lamang. Ang dugo ni Hesukristo ang kailangan mo upang matabunan at mahugasan ang lahat ng kasalanan mo. That's why trust in Jesus Christ. Repent of your sin and believe in Jesus Christ alone and you will be saved. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Diyos, sa mensahe ninyo sa gabing ito. Nawa ay nangusap kayo sa bawat isa sa amin at sa lahat ng mga makakapanood nito sa YouTube at saka sa Facebook at saka sa mga social media platforms. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.